May alat ka pa ba? At kamusta na ang iyong ilaw? Patuloy pa rin bang nagbibigay ng liwanag? O ito'y paandap-andap na? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin natin ating katabi ng good morning. Sa ating taga-subaybay, sa ating FB live streaming, magandang umaga po sa lahat. Sa ang dako man kayo ng mundo ay magandang umaga. Mga minamahal na kapatid, muli-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang muli nating ipahayag ang ating mga papuri at pasalamat sa Diyos. Dahil sa Kanyang walang sawang pagmamagandang loob sa atin. Pagpapadama ng Kanyang pagmamahal at pagbibigay sa atin ng napakaraming biyaya. Ginising niya tayo, binigyan tayo ng lakas upang makapaglakad tayo papunta dito sa ating simbahan. Binigyan tayo ng magandang panahon. At nagkasama-sama at nagkikita-kita muli tayo upang bilang isang munting sambayanan sa ating pagpapalago ng ating BEC ay patuloy nating maipahayag ang ating taus-pusong pasasalamat sa lahat na mabiyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa Kanyang patuloy na pagmamagandang loob at pagmamahal sa atin. Tayo din ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang idulog natin sa Diyos ang ating mapanalangin at kahilingan sa buhay. Alam natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. Ang bukal ng mga biyaya na ating kinakailangan. At kung tayo ay mayroong kailangan, at kung tayo ay mayroong hinihingi at hinihiling, kanino tayo dapat lumapit at humingi? Siyempre sa may-ari. At ang may-ari ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Kaya tayo ay naririto ngayon sa Kanyang harapan upang idulog natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At naway ang mapanalangin ito, punong-puno ng pananalig at pag-asa ay diringgin ng Diyos. At sana ipagkaloob niya sa atin ito sa Kanyang takdang panahon, ayon sa Kanyang kalooban, para sa ating kabutihan, para sa ganap nating kaligtasan. Diringgin ng Diyos ang ating mapagsusumamo. Pakinggan ng Diyos ang ating madaing at hinihiling. At naway ipagkaloob ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, siya nawa. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At muli-muli, narinig natin ang mga salita ng Diyos. Talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya nais na mawalay tayo dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Hindi niya gusto na mapalayo tayo dahil nais niya tayong palaging makakatagpo. May hinahangad ang Diyos para sa bawat isa sa atin at yun ay upang maging ganap ang ating kaligtasan. Kaya tayo ay Kanyang patuloy na ginagabayan at tinuturuan kung ano ang mga dapat nating gawin upang hindi tayo mawalay sa Kanya, upang hindi tayo mapalayo sa Kanya, upang hindi tayo maligaw ng landas. Kung ang Kanyang mga itinuturo, kung ang Kanyang ginagabay sa atin, na Kanyang mga salita ay atin lang pakinggan, pagnilayan at pagsikapan na maisab buhay ang mga ito, tiyak na hindi tayo mawalay sa Kanya. Na tiyak hindi tayo mapalayo sa Kanya. Tiyak hindi tayo maligaw ng landas tungo sa kaganapan ng kaligtasan
na hinangad sa atin ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, napakinggan natin ang kaniyang mga paalaala sa atin. At isa sa kaniyang mga paalaala ay sinasabi niya sa atin, kayo ang asin ng sanlibutan. At kung pagnilayan natin ang masalitang ito, madali nating maunawaan kung ano ang sinasabi sa atin. Ang asin ay isa sa mga mahalaga sa loob ng ating tahanan kapag pagkain ang pag-uusapan. Dahil ang asin ang siyang nagbibigay ng timpla, nagbibigay ng lasa sa ating mga pagkain. Bakit kailangan merong lasa ang ating pagkain? Bakit kailangan masarap ang timpla ng ating pagkain? Upang tayo ay gumanang kumain. Upang tayo ay masarap kumain. At yan ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Na siya'y nagsasabi sa atin, kayo ang asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, tayo sana ay magbibigay ng lasa sa buhay na ito. At kung mayroong lasa at masarap ang timpla, magana tayo. Nai-inspire tayo, kikilos tayo, gagalaw tayo. Dahil mayroong gana, kasi masarap, kasi mayroong timpla, mayroong lasa. At naalaala ko ang aking sariling buhay. Nung ako ay nag-aaral, pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo, kasi mahirap nga ang buhay, mahirap yung buhay namin. Kuminsan, mag-aral ka na walang baon. Kuminsan, mag-aral ka na walang ulam. Punta ka ng eskwelahan. Walang ulam, walang baon. Paano ka gaganahan na mag-aral nito? Subalit, ang nagbibigay sa akin ng gana upang mag-aral ng mabuti ay yung mga magagandang salita ng aking mga magulang. Yung nagbibigay ng lasa sa aking pag-aaral ay yung sinasabi ng aking tatay at nanay na mahirap ang ating buhay. Kaya kailangan mag-aral kayo ng mabuti. Kasi itong inyong pag-aaral ay hindi para sa amin, kundi para sa inyong magandang kinabukasan. At isa sa nagbibigay ng lasa upang mag-aral ng mabuti ay yung mga paghihirap ni nanay at saka ni tatay. Na makita mo na madaling araw, nandoon na sila sa palayan upang magtrabaho, nagpapatulo ng pawis, luha at dugo. Tapos palagi naming naririnig na sila ay nag-uusap kung saan sila mangutang kahit 5-6, basta mapagpaaral lamang kami at mapakain ng mabuti. At makita namin kung paano sila nagpatulo ng pawis, luha at dugo. Kaya kahit walang baon, kahit walang ulam, gaganahan kang pumunta ng eskwelahan. Kasi mayroong nagpapalasa sa pag-aaral. Ang mga paghihirap, ang mga pagsusumikap, ang mga pagsasakripisyo, ang magandang mga salita na aming naririnig buhat sa aming mga magulang. Kaya sabi ko, sa aking pag-aaral, ang asin ng aking buhay pag-aaral ay ang aming mga magulang. Mga minamahal na kapatid, ganun din sa buhay paglilingkod. Ano ang nagbibigay sa atin ng gana upang tayo ay maglingkod? Ano ang nagbibigay ng lasa sa atin upang tayo ay maglilingkod? Ang bawat isa sana ay magiging asin upang tayo ay
mag-alay ng ating buhay sa kaganapan ng paglilingkod sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Noong manakaraang buwan, noong nagre-recollection tayo, lalo-lalo na yung mga lektor, yung tinatanong na, bakit ka patuloy na naglilingkod? Sabi nila, kasi maganda ang samahan. Binibigyan kami ng pagkakataon upang lumago. Pinapakinggan kami. Tapos maganda at mabuti ang pagsasamahan. Yung aming kapwa, yung aming makasama, ang siyang nagbibigay ng lasa upang sa gitna na mapagsubok at kahirapan sa buhay paglilingkod, kami ay patuloy na maglingkod. Subalit kung sa ating paglilingkod, naglilingkod na nga tayo ng libre, sinasakripisyo pa nga natin ang ating panahon, ang ating mga sarili, iniiwanan natin ang ating magawain upang tayo ay maglingkod. Pagdating natin doon sa ating paglilingkuran, iniisnab tayo, hindi tayo pakakainin, hindi tayo tinatrato ng maayos, ibabalik ka pa doon na maglingkod? Siguro hindi. Kasi walang nagbibigay ng lasa upang tayo ay maglingkod. Subalit kung sa ating paglilingkod, tayo ay inaasikaso, binibigyan tayo ng pansin, pinapakinggan tayo, maganda ang ating samahan, kahit maraming hamon sa paglilingkod, patuloy tayong maglilingkod kasi mayroong nagbibigay lasa, nagbibigay ng asin sa ating paglilingkod. Ibig sabihin, kahit saan man tayo papunta, sana ang panyaya sa atin ng Diyos, tayo ay magbibigay lasa sa ating kapwa upang magkaroon ng gana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maging masarap ang paglilingkod, upang gumana tayong maglingkod, kailangan mayroong nagbibigay ng lasa. At sana ang magbibigay ng lasa ay walang iba, kundi ang bawat isa sa atin. Dahil sabi ng Diyos, kayo ang asin ng sanlibutan. Sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo na tayo ay mga liwanag ang ilaw ng sanlibutan. Kung tayo ay ilaw ng sanlibutan, kamusta naman ang ating ilaw? Patuloy ba itong nagniningas at nagbibigay ng liwanag? Naaandap-andap na. Sige lang kung naaandap-andap na. Sige lang kung parang nauupos na. Basta wag lang hayaang matuluyang mamatay ang ilaw. Kasi kahit aandap-andap na, nagbibigay pa rin ng liwanag. Huwag nating hayaang mamatay ang ating liwanag. Kasi kapag namatay ang ating liwanag, magdulot ito ng kadiliman. Kahit paandap-andap na, pag sumikapan natin, gumawa tayo ng paraan upang ang umaandap-andap nating liwanag ay magningas muli. Upang magkaroon ng magbigay ng liwanag sa bawat isa. Sa mapatahanan, sa mapaating munting sambayanan, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, ang asin at ilaw ay mahalaga sa pagbubuo natin ng ating BEC, Basic Ecclesial Community. Upang dumami tayo sa ating BEC, kailangan bigyan natin ng lasa ang ating buhay paglilingkod. Upang madani, upang maakay natin ang ating kapwa. Kasi kapag hindi natin binibigyan ng lasa, hindi tayo nagbibigay ng inspirasyon sa pagbubuo natin ng BEC at hindi tayo nagkakaloob ng liwanag. Hindi lalago ang ating pagbubuo ng ating munting sambayanan. Kailangan tayo mga leaders ang mabibigay ng lasa, ang mabibigay ng liwanag upang maakay natin ang ating kapwa patungo at pabalik sa ating Panginoon. At paano tayo magiging asin at paano tayo magiging liwanag? Narinig natin sa ating unang pagbasa.
Sabi ng ating unang pagbasa, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Ang halos subad ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa makasama ay huwag tatalikdan. Diba kapag natulungan natin ang ating kapitbahay na nahirapan sa kanyang buhay, tayo naging asin sa gitna ng kanyang kahirapan. Kapag tayo ay nakapakain sa mga maraming mahihirap na bata, makikita natin ang liwanag sa kanilang mga mukha. Napasaya natin ang mga batang ito. Kapag tayo ay nakatulong sa pag-aaral ng mga mahihirap na makabataan, binibigyan natin sila ng pag-asa. Binibigyan natin ng lasa ang kanilang magandang kinabukasan. Nagliliwanag tayo sa kanilang buhay. Ibig sabihin, magiging totoong asin at liwanag lamang tayo sa iba sa pamagitan ng ating magaganda at totoong mga salita at sa pamamagitan ng ating mga halimbawa at magagandang gawa. Anumang maliit na gawain ng kabutihan ng may pagmamahal ay magiging instrumento upang madama sa ating kapwa ang lasa at liwanag ng buhay. Sana sa gitna ng mga iba't ibang uri ng kahirapan sa buhay, ipanalangin natin sa Diyos na tayo ay patuloy niyang gamitin na magiging asin at liwanag sa iba sa pamamagitan ng magaganda at totoong mga salita, sa pamamagitan ng ating mga halimbawa, mga mabubuting gawa na may pagmamahal. May alat ka pa ba? Kamusta na ang iyong liwanag? Patuloy ba itong nagliliwanag o ito'y paandap-andap na? Amen.